Okay, babatiin muna tayo. Okay, live na tayo, live na. Okay, bumabati ang inyong Pinoy Gunsmith ng isang magandang buhay. At nandito pa rin tayo sa Kuwait na sobrang init, humid na. Maabot sa 50 degrees ang init. Pero tuloy lang ang buhay. Kumusta mga FW? Sa mampanig kayo ng mundo. Sana ay ligtas tayong lahat sa mga sakuna at karamdaman, lalo na sa COVID-19. Ngayon ay meron tayong bagong aralin na tinatawag na honing. Pero bago tayo magpatuloy ay magbibigay lang ako ng ilang update sa ating YouTube channel. At ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga subscriber ko. At kung kayo manunood, please, huwag ninyo skip ang ating ad sapagkat magkakapira tayo dyan. At dyan tayo kung gagamitin natin yan sa pagtayo ng ating mobile school pag uwi natin sa Pilipinas. So, please support my YouTube channel, mga ka-trigger, yung aking mga follower. Share lang kayo ng share para lalo itong lumago at nang marami tayong matutunan. Ngayon ay magtataka kayo na ang title ng aking Pinoy ng aking YouTube channel ay Pinoy, hindi na Pinoy Gunsmith kundi Pinoy Paramis Instructor. Napaliwanag ko na nung una yan. At magtataka kayo, hindi naman ako nagtuturo. Ngayon sa mga susunod na mga episode, hindi ko lang pwedeng gawin na live ang pagtuturo ng shooting sapagkat hindi nga pinapayagan ni YouTube na tayo ay magpakita ng baril sa live. So, nag-umpisa na akong gumawa ng mga videos. Ito ang mga aralin na aking ituturo sa mga nag-umpisa pa lang na mag-aral ng shooting. Alam ko maraming magagaling na mga shooter dyan. Hindi naman ako nakikipag-competition sa inyo. So, dahil lang ako ay retiro na sa pag-shooting at ako ay natutok na sa pag-gunsmith. Pero ako ay naging coach dito at hindi naman sa pagtataas ng aking bangko, yung aking mga tinuruan ay nag-champion din naman. Maraming technique, kanya-kanya tayo ng technique sa pag-shooting. At tayo ay magtuturo na ng pag-shooting. Isisingit ka, alternate. Maglalive ako tapos mag-upload ako ng pag-shooting. Una kang ituturo, of course, yung draw and fire. Pagkatapos, tuturo ko din ng acquisition of multiple target. Shooting behind barricade, three position, kneeling, standing, crouch position. At marami pang ibang mga technique. Ang mga shooter ay kanya-kanya ng technique. Nasa sa inyo yan, kung susundin ninyo yung technique ko, kung mas madali sa inyo, yung mabilis ang pagpapalit ng magazine. Lahat yan tuturo ko sa inyo. At sa mga susunod nating upload ng videos. At yung mga huwag kayong mainip doon sa mga naghihintay ng 1911. Gagawa na rin tayo ng videos dyan. At inuuna ko lang muna itong mga technique ng paggamit ng mga machine sapagkat hindi naman pinapayagan ni YouTube na tayo magtuturo na gumawa ng mga pyesa. Manapay, ituturo ko sa inyo ang mga technique kung paano naman ang paggamit ng mga machine. At yan na lang ang i-apply ninyo. I-apply ninyo yan, napakadali. Kaya nga, ang ating topic sa ngayon ay honing. Napaka-importante ng honing. Ano ba ang honing? Ang honing ay smoothening the hole. Yung pagpapakinis ng butas. Ano ba ang makikinis na butas? Katulad ng chamber, makikinis yan. Katulad ng mga butas ng cylinder, mga bola, makikinis yan. At marami pang iba. Kasi pag basta tayo lang ay nagbarina, magaspang ang daan. So, kinakailangan may mga
may mga dapat tayong pakinisin. Okay? Yung nakaraan, tinuro ko sa inyo yung pagtatanggal ng mga deep scratches. Napaka-importante yan sa mga preparation kung pagagandahin ninyo ang inyong mga baril. So ngayon naman ay pag-uhoning. Pero nagbibigay ako ng payo sa inyo na ang pag-uhoning ay may mga technique. Sapagkat kung mali ang inyong pag-uhoning, eh yung butas sa halip na yung butas sa kamukha nito, pag hinuhuning ninyo to, ay posibilidad na itong bukana na inuumpisahan ay maging mas maluwang kaysa dun sa loob. So magiging tapered. So tuturo ko sa inyo ang pag-uhoning. Meron tayo dito tayo sa gagamitin natin ang beans drill ito. Maliit lang yung ating beans drill, ha? Hindi yan kalakihan. Ngayon ito, pakikinisin natin ang butas nito sapagkat ito ay yung butas niya ay maraming guhit-guhit na dinanan ng barina. So, ang gagawin natin unang-una, kukuha tayo ng isang tubo. Lalagyan natin ng biak. Ayan, lalagyan natin ng slot. Pwede rin ng solid. Pero kung may makikita kayo na tubo, na kamukha nito, mas maganda. Kasi ang purpose niyan, ito ay lalagyan natin ng liha. Ngayon, yung liha, ito. Titingnan natin kung pasan ang ikot ng barina. Ang ikot ng barina ay pa ganun, so dapat ay ang liha natin ay wag pasalunga. Okay, ang ibig ko sabihin ay kung hello? Madin. Okay. So, kung ang ikot ng liha pakaliwa. So, ganito ang magiging pangyayari niyan. Ikutin din natin yung liha ng pakaliwa, pa ganun. So, yan, pa ganyan. Para hindi siya mag-i-stack doon sa butas. Okay, ganyan. Ang ikot ng barina ay pa ganun. Okay. So, ganito ang gagawin natin. Gugupit tayo ng liha. Mas maganda kung mga ganitong emerclot. Pwede rin yung mga ordinary na liha na ano. Pero mas maganda kung mag-umpisa kayo sa emerclot. Mag-umpisa kayo sa mga, kung magaspang, mag-umpisa kayo sa mga 220 or 320. Depende sa inyo kung pakikinisin. Pagkatapos ay isusukat natin siya dito. Yan o. So, luag siya. Huwag natin masyadong higpitan. So, kung luag siya, pwede tayong kumuha ng kapirasong karton. Okay? Kung luag siya, pwede tayong kumuha ng isang ganito. Na kasing lapad din niya. Tingnan natin ang lapad niya. Lupitin natin ng kasing lapad niya. Yan. Kukuha tayo ng isang ganito kung maluag. Pagkatapos, ipapalaman natin yan dito sa loob. Dito. Papalaman natin yan. Ayan. Kung halimbawa ay kung mahaba naman yung liha ninyo, pwede ninyong paigsiin. Kaya ito may butas, pwede ninyong itupi muna, isuksok ninyo doon. So yan. Pagkatapos ay isusukat ninyo. Ayan. Kinakailangan ay huwag masyadong mahigpit. Ayan o, yun. Ganyan. Kinakailangan ay huwag masyadong mahigpit. Pagkatapos ay ganyan. So, kukuha tayo ng mas maganda kung meron kayong hahawak nito. Pwede rin ninyo siyang hawakan. Subukan natin hawakan, ha. Pero
mas sa kung hindi mahawakan na ganyan, hindi ninyo mahawakan na ganyan, mahirap. So baka madisgrasya yung kamay ninyo. So po pwede ninyo siyang hawakan ng vice grip, pero ito ang prepare ko para mas maganda. Okay? Ang tawag dito ay chuck. Ito ay chuck ng torno. Merong, ito ay forjo. So mahirap itong isintro, pero hindi naman na importante ang sintro dito sapagkat ito naman ay susunod. Susunod naman ito kung saan ang sintro niya. So ipitin natin siya dyan. Ipitin natin, lalagyan natin yung sintro. Yan. Yon. Yan, nakasintro na siya. Importante din ang importante na gumagamit tayo ng eye protection, ha. Protocol yan sa workshop, eye protection. Kung kayo ay gagamit ng gloves, kinakailangan mag-iingat din kayo sapagkat huwag kayong hawak dito pag umikot na. Ilalayo ninyo yung kamay ninyo. Sapagkat baka sumabit yung gloves ninyo dito sa umiikot. So ganito. Ilalagay natin yan dyan. Remember ha, ang honing ay smoothening the hole. Papakinisin natin yan. So, ayan na. Inigpitan na natin, tapos aalalayan natin ito ng isang kamay. Ito naman ay hindi masyadong, yan. Tapos, para makasigurado tayo na tama ang higpit, ikutin muna natin. Huwag ka kagad nating i-switch. So, lagay natin lang siya sa tamang RPM. Huwag sa higpit. Okay. Ayan. Yung paggawa ng spring ay pinapag-aralan ko pa kung paano natin na i-upload. Sa dahil lang tayo ay nabigyan ng warning ni YouTube dun sa nagpalit tayo ng hammer at trigger ng AR-15. So ayan na. Be sure na hawakan muna natin to, yung isang kamay ay dito. So, para masubukan natin kung siya ba ay sobrang higpit o kaya natin siyang kontrolin ng kamay, ikutin muna natin ang kamay. So, hindi naman, oh. Tatantiyahin muna natin ang kamay. Tapos, isi-switch na natin. Ayan. Pagkatapos, ay saka natin siya ibababa. Okay? At ibababa natin siya ng pabalik-balik. Ayan. Kung kinakailangan natin siyang itaas, taas natin ng konti. Yan. Para importante na lalaroin natin. Pupwede natin siyang basahin ng krudo ng diesel. Pupwede natin siyang basahin ng diesel kung yung inyong ginagamit na liha ay waterproof. Yan. Okay, ganyan lang. Taas, baba, taas, baba. Ayan, muna ninyo siyang ganyan. Okay. Tanong, bakit hindi natin ito itinornilyo, nakapix? Dahil kinakailangan sumunod siya dito. Dahil kung ito ay nakapix, maaring mag-oblong ang butas. Maaring maoblong yung butas. So, kinakailangan, ito'y nakapatong lang siya. Okay? Pupwedeng ang hawakan lang yan eh. Pero mas, gusto ko mas safe. Ang tawag dito ay independent chuck. Apat ang jaw niya. Pero meron itong universal chuck. Tatlo lang yung jaw, yung tatlo lang yung clam na umiipit. Pag hinigpitan ninyo, sabay-sabay siyang
umaano, sumisintro. So, sabay-sabay siya. Isa lang ang ikutin ninyo dito. Isa lang ang ikutin ninyong ganito. Eh, sabay-sabay na siya. Pupwede rin yung cross-vise, pero ang kagandahan nito, 90 degrees ito pag inipit ninyo eh. Nakikita nyo? 90 degrees yan. Pag inipit ninyo. So, mas maganda kung may ganito kayo. Importante ito sa paghuhuning dahil yung kung ito ay ipitin lang ninyo na basta, pwedeng tumagilid eh. So pag tumagilid, hindi magandang ano ang resulta. Kailangan talaga 90 degrees siya dito sa kanyang barina. Hindi siya nakatagilid. Kung nakatagilid kasi yan, mauublong yung butas. So, ganyan lang. So, ganun lang ang ano. Ulit-ulit lang ganyan hanggang sa yan ay kuminis na. At titingnan natin ang magiging resulta niya. Kung ano ba. Okay. Tingnan ninyo, parang mirror finish na siya. Isang ano lang yan, ha? Isang pasada lang yan. Okay? Oh. Ganun lang. So, question. Paano kung maliit lang yung butas? Kung maliit lang yung butas, di maliit din na guide ang gagamitin ninyo. Ito, maliit lang nito. Question uli. Okay? Para ano, huwag na natin pahabain sapagkat hindi ka na itong ano na to. Paano naman kung malaki ang butas? Kung malaki ang butas, gagawa kayo ng kasi pag malaki na yung butas, hindi kung malaki na yung gagawin ninyo at mas malaki pa dito, maaring hindi na kayang ipitin ito. So, ganito ang mangyayari niyan. Kung mas malaki na yung butas na inyong huhuningin. Gagawa kayo. Yan. Gagawa kayo ng ganito. O pwedeng mas maganda kung makakapagpaturno kayo eh. Gagawa kayo ng parang ganito. Naka-welding na ito dito. Parang mag-ano kayo. Naka-welding na ito dito. Pagkatapos, ito na ang may biak. At yung liha ninyo ay nandito na. So, ganyan na ang mangyayari. Parang gagawa kayo ng ito maliit, ito ay malaki. So, depende sa laki ng butas na inyong huhuningin. Actually, ang huning ay ginagamit ng mga machine shop sa cylinder block ng mga motorsiklo. Yung ng mga sasakyan, yung inaano ng piston. Pinapakinis yan. So, yun ang main purpose ng honing talaga. Pero, meron talagang honing machine at merong honing tool na para doon sa mga bagay na yun. Ito, sa mga maliliit na bagay, ito ay pakikinabangan natin. So, ganun lang kung malaki. Kung maliit naman, ganito lang.
o mas maliit pa dito, biakan ninyo to, lagariin ninyo para masingitan ng liha. So hindi na ako masyadong papaliwanag tungkol dyan dahil ang ituturo ko lang naman sa inyo ay yung technique parang ganito. Ito kamukha nito. Kamukha nito, oh. Maliit lang. Pang maliit naman to. Oh, lalagay lang ninyo yung liha dyan. At baliktad. Titingnan ninyo kung pasan ang ikot. Ganyan. Ilalagay ninyo yung liha dyan. Tapos, kung pasan ang ikot, ha. Paganon din ang ikot. Kung pasan ang ikot ng makina, paganon din. Ayan, ganyan. Oh. Ipit lang ninyo yung liha dun. Okay. Tapos, ikot ninyong ganyan. Ayan na. Sa maliliit. Kung mas may maliit pang butas, mas maliit din na ganito ang gagamitin ninyo. So, yun lang ang technique doon. Ang importante, alam ninyo yung procedure, yung basic, yung pamamaraan, at masusundan na ninyo yan. Subukan natin huwag gumamit nito ng chak. Okay? Subukan natin huwag gumamit ng chak. Testingin lang natin, ano? Ganito ang pag-testing. Halimbawa, wala tayong chak, wala tayong pang-ipit. Mamanualin natin. Okay? Hawakan natin. Pagkatapos ay ikutin natin muna ng kamay. Tingnan natin kung kayang kontrolin ng kamay. Kung hindi kayang kontrolin ng kamay, huwag nating itutuloy. Okay? Ganyan. So, kayang kontrolin ng kamay, kayang hawakan, pwede rin wala tayong chak. Pero ingatan lang ninyo yung kamay ninyo na huwag sumabit dito. Yan o. Yan. Ito ninyo. Ganyan lang. At hindi ko ina-advise na masyadong mahigpit dahil magiging tapered ang inyong butas. Mararamdaman ninyo yan kung maluang yung ilalim ay yung ibabaw dahil lang sa pagka isinagad ninyo gano'n medyo mararamdaman ninyo na mahigpit at pag ibinaba ninyo mararamdaman ninyo na maluag. So kung nararamdaman ninyo na yung ilalim ay mas mahigpit, di ibabad ninyo ng kaunti doon sa ilalim, ano? Ganyan. So, ganyan lang ang ano. At kung kayo ay gagawa nito, kinakailangan nakakonsentrate kayo sa inyong trabaho. Okay? So, ayan. Ganyan lang. So, inuulit ko, ha. Ito ay hindi ginagamit para palakihin ang butas, kundi para pakinisin lang. Ito ay lalaki ng kunting-kunti siya. Mga 0.1 or 0.2 millimeter. Point lang ang ilalaki niya. Hindi siya. Huwag ninyo ito gagamitin para lumaki ang butas. Pupwede ito kung halimbawa yung mga may yung sinusuotan ito ng busing na medyo sikip lang ng konti. O halimbawa, sikip ng konti, gusto ninyong umiikot na ganun, maganda ang play, yan, pwede ninyong gamitin siya. Pwede ninyo siyang gamitin. Yan ang tinatawag na honing. Okay, so nakita natin na makinis na yung ano. At kung hindi pa kayo satisfied, pwede ninyong ulit-ulitin. So, meron akong isang bonus. Bibigay tayo ng bonus. Bonus lesson. Kung paano naman ang paggamit nito, ito napaka-importante. Kung tanggalin na natin to, bonus naman. Halimbawa, magbubutas. Kung magbubutas kayo ng mga round bar, gusto ninyong kamukha nito. Gusto ninyong masintro yung butas. Yung bang pag binutasan ninyo ay kasi pag basta inipit ninyo to sa hindi ginamitan ito, malamang na gumanon.
tumagilid. So pagka binutasan ninyo, anong mangyayari? Manipis doon sa kabila, pag tiningnan niyo sa kabilang dulo, manipis dito sa kabilang dulo, makapal doon sa kabilang gilid, manipis doon sa kabilang gilid. Ano, hindi magpapantay. So, ito ang kagandahan nito. Ito, maliit na materials lang ang ibibigay ko sa example. Pagka inipit ninyo siya dito, medyo itong sak na to ay independent. Medyo matagal ang mag-ikot-ikot ito. Okay. Pitin natin siya dito. At titingnan natin ang magiging resulta. So yung mga gumagawa ng barbula, mga airgun, napaka-importante ito. Ha? Bibigyan ko kayo ng technique. Pupilihan dito. Makakagawa na kayo ng barbula dito eh. Kasi yung ating project na medyo nagtatampo yung ating mga air gunner eh. Yung ating mga magpipilit. Kala nila, nakalimunan natin yung air gun. Eh, hindi nga pinayagan ng YouTube yung paggawa eh. So, tuturo ko sa inyo yung mga technique na kung paano ang paggawa, pagbubutas. Mas maganda to. So, yan. Nakaipit na yung bubutasan natin. Hahanapin lang natin yung sintro niyan. Kung po pwede, kung malalaki, gamitan natin ng yung kumpas, ha? Kutan natin ng kumpas. So, yan. At lalagyan lang natin ng center punch, yung gitna. Ayan. Ayan ha. Papakita ko lang sa inyo yung center punch na tinatawag. Ayan. Minarkahan natin doon sa gitna. Ayan o. Center punch. Nilagyan natin. Pumutasan natin. Hindi na ako ng mga malalaking materialis dahil malaking materialis pareho rin lang naman yan eh. Depende yan sa inyong gagawin. Yung ginagawa ko demonstration lang, pagtuturo para kung ano man ang inyong gagawin, may idea kayo kung paano ninyo gagawin. Ang mahirap kasi, gusto ninyong gawin, wala naman kayong idea kung paano gawin. So ganito ang idea niyan. Once na nag-ipit kayo ng barina, testingin muna ninyo kung nasa sentro ha. Minsan kasi hindi nasisintro yan na naiipit sa pagitan nitong kanyang jaw. So yan, ganyan. O di kaya testingin muna ninyo. Yan na. Tapos, yan. Itatapat lang natin siya doon sa barina. Yan o. Makikita natin kung siya nakasintro. Yan. Yan ang kagandahan kung masisigurado natin na yung pagbubutas natin hanggang doon sa kabila ay nakasintro siya. So, napaka-importante din itong chuck. Ito ay chuck ng torno. So yung mga gagawa ng mga barbula, alam na ninyo kung paano ang procedure ano. At itinuro ko na rin sa inyo kung paano ang maglagay ng o-ring. Kung ma-remember yung huli kong ay yung isa kong tinuro dito ay paano itong magturno dito. So napaka-importante nito. Kaya gusto ko ituro sa inyo lahat ang mga technique dito kasi nga hindi lahat ng mga subscriber natin ay kayang bumili ng torno. Ngayon, hobbyist kayo o kayo ay gusto magtayo ng isang maliit na shop, kaya niyo bumili ng torno ay nasa sa inyo yun. Pero kung hindi pa ninyo kaya, mag-umpisa muna kayo dito. Okay. Yan. So, na tingnan
natin. Mainit yan. Huwag nating hawakan ng kamay. Gamitan natin siya ng pagkain ng barina, huwag nyo hawakan. Lubog muna natin sa tubig. Ayan o. Papakita ko lang sa inyo, ha. Malamig na. Kita ninyo yan, o. Binutasan natin sa gitna. Tinignan, paglabas niya dito sa kabila. Paglabas niya dito sa kabila, sentro siya. Paano natin, paano? Ito, sinadya ko itong patilos, itong kabila. Kasi, paglampas ng barina, madali nating malaman kung nakasentro siya. Dahil patilos siya, eh. O, parang yung lapis na may, ano, may tasa. Ayan, o. Sentro siya. So, ang ibig ko sabihin, pag gumamit tayo nitong chuck na pinakang bias natin, masisentro natin siya at masigurado natin na hindi siya tatagilid. So, kung mga bilog ang ating bubutasan sa gitna, eh mas maganda itong chuck na to. So, pwede na kayong magtanong. Ating entertainin na yung mga tanong. So, inuulit ko yung mga gustong sumali sa ating online class. Kinakailangan lang na magpadala ng ID picture sa aking YouTube channel. YouTube channel. Aking messenger, yung Elmer Pilori na ang profile picture ay may hawak na M4, yung naka-aim. Yun ang profile picture ko. Kasi yung may isang Elmer Pilori doon na anak ko naman na bunso. So, magkaiba naman yung profile picture namin. So, kung kayo ay gustong sumali sa ating live as ating group chat, sapagkat doon ay magtuturo din ako ng mga bagay na mga hindi naman pwedeng nating ipakita sa YouTube. At yung project natin na airgun ay doon natin gagawin. Sa katunayan, inumpisahan ko na mag-ipon ng mga materyales para ipadala dyan. At yung mga sasali, ang requirements lang ay magpadala lang kayo ng valid ID picture do sa aking messenger. Bakit kailangan po ang valid ID? Sisiguraduhin ko lamang po na nasa 18 years of age na kayo. Dahil hindi po ako tatanggap ng minor de edad. Baka po tayo masilipan ng, alam na ninyo, ng gobyerno o ng anuman na tayo ay nagtuturo ng ganito sa mga minor de edad, hindi po ito po pwede. At sisiguraduhin ko rin na ang tinuturoan ko ay mabuting mamamayan may valid ID. Alam na ninyo, pag walang valid ID, medyo questionably. So, kung yung wala pang valid ID, ay hindi po natin isasali. So, yun lang. Ito nga pala. Pag ako ay pumasok sa live chat, kinakailangan ko lamang ng katahimikan. Nag-testing ako nung nakaraan. Medyo magulo. Lahat nagsasalita. Sino ba ang teacher? Kinakailangan, i-recognize ninyo kung sino ang teacher. Kung hindi ko kayo pinagsasalita, huwag kayong magsasalita. Pag ako'y nandun, paano ako makakapagturo? Gusto ko nga magturo nung nakaraan . Hindi na lang ako nagturo. Kasi lahat nagsasalita. Ganito. Hindi ko naman lahat alam ang inyong mga pangalan. Kung gusto ninyo magsalita, kumuha kayo ng ganito, ilagay ninyo yung pangalan ninyo. Ilagay ninyo sa camera na ganyan. Okay. Di babanggitin ko pangalan ninyo, okay, tahimik kayo, magsasalita si ganon. Okay? Para magkameron tayo ng yung tatawag na ano, arrangement. Hindi lahat tayo nagsasalita para tayo mga palaka. Paano pa ako makakapagturo? O, di kayo na lang ang teacher. Hindi ganon. So, yung nakaraan nating live chat, hindi ako nagandahan, sa totoo lang. Nag-observe lang ako.
gusto ko pang magturo sa live chat, hindi na ako nakapagturo. Kasi lahat nagsasalita, kanya-kanya ng topic. May topic si Juan, may topic si Pedro, may topic. Paano tayo matututo niyan kung lahat tayo pari-pari may topic? Isa-isang topic. Napapansin niyo yung pagtuturo ko? Hindi ako nagtuturo ng labo-labo. Ang gusto ko isang topic, isang live. Oh, meron lang tayo dito na bonus. Madali lang naman yung bonus na yon. Bonus ko lang yon. Honing at saka yung pagdi-drill. Okay? So, ganun ang gusto ko. May anuhan tayo. Meron tayong organize ang ating pagtuturo. So, ngayon, titingnan na natin. Yun lang ang gusto kong iparating sa inyo. Pag tayo nag-live, bibigyan ko kayo ng pagkakataong magsalita. Ilagay ninyo pa. Halimbawa, ikaw. O, ikaw, Poncio. O. Iganon mo lang yung pangalan mo. Alam ko na magsasalita ka. Okay. Pag tinawag yung pangalan mo, nakasulat naman dito yung pangalan mo, okay. Lahat tatahimik. Sabi, okay. Kung ano man ang tawag niyo sa akin, okay tay, okay coach, okay instructor, okay. Okay kuya. Yun lang gusto ko sabihin. O, tapos. O, di nakakaintindihan tayo. Eh, nung nakawala tayong, wala tayong natapos eh. Wala tayong, ano na pag-aralan natin ano nakaraan. O, pagkwentuhan, ganun din. Halimbawa, kwentuhan, may kukwento ka, may karanasan ka. Sir, ganito ang karanasan ko. Sabi ko, okay yan. Ako naman tumatanggap ako ng mga suggestion. Okay yan, ang suggestion mo na yan. Halimbawa, sir, itong karanasan ko, tama ba ito? Kukurikin ko. Bibigyan, kung gusto ninyo siyang kurikin, mag-task kayo ng pangalan ninyo. Pakinggan naman natin kung ano masasabi ni ganun. Maganda yung open forum tayo. Kahit naman sa school, hindi na, tataas ka muna ng kamay. Ay, kumo sa school naman yun, kilala na. Eh, hindi ko naman kayo kaagad-agad kilala lahat. Maaring sa mukha lang, hindi ko naman matatandaan lahat kayo ng pangalan. So, ganun sana. Pag ako ay pumasok sa live, tatahimik muna ang lahat. Sapagkat, kumbaga, siyo ko ito eh. Estudyante ko kayo. So, ganun ang gusto kong parating sa inyo. At sana tayo ay magkakamero ng kayusan. At maasahan ninyo na marami kayong... Gusto ko talaga lahat matuto. So, yun lang ang gusto kong iparating sa inyo. So, titingnan lang natin yung ano. Titingnan ko na yung ating... Meron ditong mga super chat ha. Member and super chat messages. Super chat, pwede kayong mag-donate dyan kung gusto nyo mag-donate. Alam naman niyo tayo mag-ano ng school natin. Okay, tingnan natin. Okay, marami na pala dito. Tingnan natin yung umpisa. Ito na makita. O, nandito si Rovaldo Ponce. Medyo kilala ko na ito eh. Ito yung isa nating... Rovaldo Ponce, ang setting ng belt hindi mabilis. Kung pwede yung paglaki ng diameter ng halimbawa, kung halimbawa mga ganito lang kalaki, pwede ninyong ilagay sa medium. Pero sa akin, okay lang yung speed na ganun eh. Yun yung pinakang mabagal eh. Kasi hindi naman pare-pareho. Yung setting ko sa aking ginawa, yun ay pinakang mabagal. So, pinakang mabagal yun na setting. Alam naman ninyo kung anong pinakang mabagal eh. Matitesting naman ninyo sa inyong mga ano eh. Sa mga ano. Pagliit ng pulley, yung kinakabitan ng belt, dun sa motor, pagbagal yun. Pagbagal. Pag nilagay ninyo sa pinakang maliit, ibig sabihin, ang katuwang nun ay malaki dito sa ano. Pagliit. Paglaki ng pulley sa motor, yung motor ng inyong ano, motor ng inyong Binsdale. Paglaki ng kinakabitan ng yung pulley, yung kinakabitan ng belt, paglaki nun, pagbilis ng ikot. So, advice ko, wag mabilis. Bakit? Gamitin ninyo pag mabilis yung finishing na. Kung gusto ninyong makinis,
medyo bilis-bilisan ninyo ng RPM ng ikot makinis. Pag yung mga ano na yung mga gagamit na kayo ng mga 600 to 1000 na number ng liha. So, yung itong ginawa natin, hindi pa ito yung pinakang makinis. Ito ay number ano lang eh, 320 na liha, grit na liha. Pakita ko lang sa inyo. Ayan o. Oh. Hindi pa yan yung makinis talaga. Na ano. Pwede pa natin pakinisin yan. Pero hahaba pa tayo, yun din naman yung trabaho nun. Magpapalit lang kayo ng liha. At tinuro ko na sa inyo ha, kung yung halimbawa ay pasisikipin ninyo yung liha, maglalagay lang kayo ng sapi sa ilalim na karton. O di kaya liha rin na manipis. So ganun. Hindi importante yung mabilis. Normal lang, normal. Kung malaki yung ano, kung malaki yung inyong butas na papakinisin, mabagal. Papabilisin lang ninyo yung finishing na, yung mirror finish na. Okay? Tingnan natin. Siguro naman, nasagot ko na si Rowaldo. Okay. Ricardo Robles. Shout out sa iyo, Ricardo. Kapangalan ka ng tatay ko. Nalala ko ang father ko. Ricardo rin yan eh. Good day po, sir. Ingat po kayo. Okay. Thank you, Alex Robles. Nawawala yung ating mga ano. Langit lang. Gustong mabasa kasi yung nasa taas eh. Natatabunan eh. Okay. Ito si Jun Mangubat. Ito yung isa pa natin na estudyante na masigasig. At ito yung marami na rin itong alam. Kumbaga ito yung nangangahoy lang eh. May alam na to. Kahit ako naman, nangangahoy pa rin ako. Yan ang gusto ko sa mga estudyante ko. Nangangahoy. Marunong mangahoy. Okay. Okay, si John Mangubat. Alex Stanley Hamorol. Sir Elmer, nakabili ba tayo ng independent check ng torno dito sa Pinas? Nasa magkano po yan? Marami po yan. Advice ko sa inyo, mas maganda yung universal. Kasi yung universal, pag isang ikot ninyo, nakasintro na. Pero mas kung tatanungin niyo ako, mas magandang kumapit ang universal. Ang universal, tatlo lang 'yun eh. Parang ganito, parang ganito ang universal. Tatlo lang ang humahawak. Yung pag-ikot ninyo ay nasisintro na siya. So, marami tayong nabibili yan sa mga industrial hardware. Marami tayong mabibili niyang chuck na yan. Ano yan? Independent yung tinatanong mo? Oo, marami. Meron pang ano, mamimili kayo kung universal. Para sa akin, mas maganda yung universal lalo kung baguhan kayo. Madaling gamitin. Itong si Robert Chippy. Ito'y graduate na sa akin to. Marunong na to mag-torno, magaling to. Okay, isang ID lang kailangan. O mag-aaral uli sa akin si Robert Chippy. Ay, graduate na sa akin yan. Magaling mag-turno yan eh. Okay. Estudyante ko dati yan. Rualdo Ponce. Okay. Jitong. Maestro, present po. Kita nyo, hindi ko pakilala mga mukha ninyo. Maestro, yung normal na barina po ba pwede gamitin pang butas ng bakal? At meron po bang drill na nabubuta na dali ha?
Hindi na masyadong Barina po ba, pwedeng gamitin pang butas ng bakal at meron bang drill bit? Nawawala, nawawala. Okay. Pag sinabing drill bit, tandaan natin ha, may drill bit na pang-concrete. Yung mga pang-concreto. May drill bit na pang-bubog. May drill bit na pang... Pero lahat yan ay drill bit yan. So, yung drill bit na pang... Kuha ko na sample para mas maliwanag. Sandali ha. Actually na paliwanag ko na to. Ito yung sizes ng mga drill bit ko. Ah, kulang-kulang na. Ito yung normal na pang bakal. Pero may mga special na mga drill bit na pang mga asiro. Kasi siyempre, depende na yung bubutasan ninyo kung gaano ba katigas. Ano naman yung mga drill bit na pang asero. Kamukha nitong cobalt. Pang mga matitigas na itong mapapansin niyo na hindi siya mahaba. Hindi mahaba ang pagkagawa niya. Buksan natin. Parang ayaw bumukas sa akin. Yan o. Mapapansin natin na maiksi lang siya. Tiyan mo yung twist niya, maiksi lang siya. Bihira ko itong gamitin. Ginagamit ko lang ito sa mga matitigas. 8mm hanggang 2mm ang pinangababa. Yan yung mga cobalt, pang mga matitigas na bakal. Meron pang mas matigas dito. Na pang mas matigas pa dito. Yung tinatawag natin na carbide. Meron pang titanium. Okay? Pang matigas pa rin ito. Pang matigas pa rin. Meron pang tiles. Pang tiles at pang bubog. Pero ito, magagamit din ninyo ito sa mga matitigas. Madali lang itong masira kung hindi kayo marunong gumamit. Dahil ang matigas lang dito yung dulo. Carbide tip ang dulo nito. Ayan o, carbide tip. Kung hindi kayo maingat dito, masisira ka agad. Pag natanggal yun, parang kukulang na yun, sira na. Meron pa akong isa dito eh. Hindi ko makita. Saglit lang ha. Ito pa yung isa. Ito, 1/8 ang laki. Carbide to. Pang matigas din to. Pang matigas. At ito pala. Itong mga ganitong carbide, hindi ito napapatalas sa mga ordinaryong grinding wheel. Kung mapapansin ninyo yung aking pang-grinding dito, ha? Ito yung pang-ordinary. Ito. Ito yung pang-carbide. Pag ginamitan ninyo ito ng ordinary na barina, dito kayo naghasa, ito madaling maubos, mapupudpud ka kaga dito. Ito ay pang-carbide. Ito. Hindi ito... Yung carbide, hindi kayang patalasin ito. Ordinary. Hindi kayang patalasin ito. Ito pang carbide. Inulit ko, ito yung pang carbide.
ito pang ordinary. Okay? Pag ito, naghasa kayo dito ng ordinary, madaling maubos itong bato na to, itong grinding wheel na to. Kaya ito pang carbide ko lang ito ginagamit. So dapat, kung gagamit kayo ng carbide, meron kayong ano ba, grinding nor, Norton ang tatak nito eh. Basta sasabihin ninyo yung pang carbide. Kulay green siya, kulay green. Lalo pag bago, kulay green siya. So yun, para hindi kayo, baka kayo bumili ng carbide na ano, eh, mahirapan kayo, bakit kamo hindi ito tumatalas, naubos yung bato, yung panghasa. Okay, so, tingnan natin yung mga ibang pumasok pa. So, G-Tong, sana nasagot ko yung tanong mo, yung mga klase-klase ng barina. Pero yung barina na carbide, mas lalong pwede yung sa malambot na bakal. Pero useless. Kasi once na matigpal yun, so wala na. So, dapat talaga, kung matigas ang babarinahin ninyo, gumamit kayo ng tamang barina. Okay? Kasi magtataka kayo. At saka, dadako rin tayo sa tama na alala ko. Yung tamang paghahasa ng barina. Ituturo ko rin sa inyo yan. Kasi kung tataka kayo, baka hasa kayo ng tira kayo ng tira. Sabi niyo, ang tira naman itong bakal nito. Eh, mali naman yung hasa ng barina ninyo. So, kahit paanong, sa bagay, susundin lang naman ninyo kung ano yung pagkabago niya, pero may technique yan ng paghahasa. May nabibili na rin na ano, yung adaptor ng paghahasa ng barina sa mga baguhan. Pero kung hindi kayo sanay, dapat, ipapakita ko lang sa inyo ha, ang hasa ng barina. Total na pag-usapan na rin natin eh. Ang hasa ng barina, dapat, ito yung tumatalab. Itong parte na to ang tumatalab. Dapat papunta sa likod, ipababa. Okay, pababa yung papunta sa likod. Dahil kung mas mataas itong likod, kisa dito, ito ang pinakang blade nito, itong harap na to eh. Dalawa ito. Ito yung likod nung isa. Okay, may kita ninyo, pababa siya, pag ganun siya. Kinakailangan itong blade na to, sorry, itong blade na to, eh, pababa siya dito. Para ito tumalab. Pag mas mataas itong likod kisa dito sa harap, kasi ang ikot niyan, pag ganun siya ang ikot niyan eh, oh. Pag ganun ang ikot niyan. Pag ganyan, oh. Ito yung likod, ito yung harap ng isa, ito yan. Dalawa yan. At saka dapat, kung ano ang degrees nito, ganun din ang degrees nito. Okay? So, ito yung isang topic din to eh. Sana natin dadaanan to. Yun lang ang sinasabi ko sa inyo. Tingnan natin yung iba. Sa, okay G, Mr. Tong, sana nasagot ko yung tanong mo. Mark Kisora. Present coach, gandang gabi. Okay, good evening sa iyo. Si okay. Present si Mark Kisora. Gitong, ako po ito si Jan. Wala po yung phone ko. Ikaw ba si Jan Tristan? Jan Tristan, di ka pa nagpapadala ng iyong ID. Matatanggal ka sa group hanggang Biyernes. Pag hindi ka nagpadala ng valid ID mo. Hindi ko alam kung ikaw ay 18 years old na. Pasinsyaan tayo.
Okay, padala ka na civil ID, civil ID. ID picture mo ha. Kung wala kang ID picture na valid, kailangan malalaman ko kung anong edad mo doon, birth certificate. Ayaw kong maging bias sa iba nating member. Okay. So, sino pang mga may tanong? Okay, ito pa si ano. Yung pong normal na barina po, pwedeng gamitin pang butas ng bakal at meron po bang drill bit na pambutas ng bakal ang normal na barina? Napaliwanag ko na yan. Ayoko nang palit-ulit ha. Napaliwanag ko na yan. Present. Mark Kisora. Present coach, gandang gabi po. Yung tungkol sa barina, tapos na tayo dyan ha. Hahaba tayo ng haba pag pabalik-balik kayo. Kung hindi ninyo naintindihan, panoorin ulit ninyo ng ano, sa replay. Okay. Si Albert Mayuga. Good day, idol. Nag-send na po ako ng ID. Di lang po na-send. Okay, Albert. Siguraduhin muna. Doon mo sinend sa aking messenger. Yung aking messenger ay may profile picture na may hawak ako na M4 na may scope. Baka namali ka. Ok, nandito na naman ang aking padangat. Si Lorna Belliete. Ingat ka sa Cyprus, padangat. God bless. At sana ikaw ligtas sa anumang kapahamakan dyan. Lalo na sa COVID. Okay? Sino pa? Aba, ay namimiss ko rin naman itong si Lorna. Mabait yan. Mabait yan si Lorna. May pinagsamahan din kami yan eh. Okay? Marami talagang namimiss ako. Ditong, paulit-ulit ka, na, yung sa barina, na-explain ko na. Kung nakikinig ka, anuin mo ulit, panoorin mo ulit sa replay. Ditong, wala po akong binanggit na gold. May gold ka pang sinasabi. Yung kulay ng barina, hindi po nakasusukat dyan. Kung gold man yan, kung silver man yan. Ang alamin lang ninyo kung yan ay cobalt, kung yan ay... Bibili naman kayo ng barina. Naka-indicate naman yan eh. Oh. Naka-indicate naman kung anong binibili ninyong barina. Kung yan bump. Kung yan ba, o makikita ninyo dito, o. Yan, o, kamukha nito. Ha? Kamukha nito, binili ko nito. Nakalagay naman dyan, o. Pupwede dyan sa mga, ito ang mga pupwede, o. Pupwede sa bricks, pupwede sa hollow blocks, pupwede sa PVC, pupwede sa marmol, pupwede sa bakal, pupwede sa hero, pupwede sa ganyan. O, maliwanag. Ito yung mga special na barina. Special drill bit ito ang tawag dito. Oh, kung bibili naman kayo ng cobalt, naka-specify din niya sa likod. Okay? Hahaba tayo ng haba. Oh. Naka-specify din 'yan. Babasahin na lang ninyo. Ang sinasabi ko lang sa inyo, yung mga klase ng barina na dapat ninyong gamitin para kung bibili kayo. Ano kayo yung bibili ko ba? Oh. Magtatanong lang kayo. Meron po ba kayong cobalt na barina? Oh, alam na 'yun ng salesman kung pag sinabing cobalt. Oh, meron kaming cobalt. Oh. Pag bumili kayo ng cobalt, nakalagay din 'yan diyan, oh. Nakalagay din 'yan. Pag bumili kayo ng ordinary na barina, ay pang-ordinaryong bakal 'yun, sigurado sure bull. Oh, 'yan oh, nakalagay din 'yan diyan, oh. Oh. Paano pang itatanong ninyo? Ano pang itatanong ninyo? Nakalagay naman yun dyan sa mga bibili ninyo. Oh.
Oh, pag bumili kayo ng ano, oh. Ito yung mga special na Barina. Okay, oh, masyadong mahabala tayo sa Barina. Siguro naman na naiintindihan na ninyo, ano? Okay, nandito si Mon, si ORG20, RG21, yan. Pwede rin kayo magtanong dyan kay Mon, marami rin alam yan. Okay, marami ka pang matututunan, Mr. Gitong. Rualdo po, si salamat po sa idea at discarte coach. Ito si Rualdo, first owner to sa akin, matalino to eh. Madali siyang makapick up. Madali siyang makapick up si Rualdo. Okay. Coach, sino to? Binabasa ko, sinisigurado ko lang na mababasa ko lahat ng mga message ninyo. Okay, papalit-ulit ka dito. Rualdo Ponce, salamat sa discarte, okay? Oh, nagpadala ka na ng ID mo, Gitong. Gitong ng pangalan mo, parang Chinese na kung ano. Coach, natanggap si Wander Magnifico. Coach, natanggap niyo po ba ID ko? Kung hindi ko natanggap yon, I'm sure sa maling... account mo na padala. May Elmer Pilorin akong anak. Baka ibang sa profile pic ninyo malalaman. Ang profile pic ko ay yung may hawak ako na M4 na may scope. Okay? Baka mali. So kung mali, eh, hindi ko matatanggap. Gitong, yung ID picture na pinadala mo, kaduda-duda yun dahil elementary ka. Kinakailangan kong birth certificate mo. Okay, para ano, napakabata mo pa dun sa ID mo na yun. Kinakailangan ko talaga makita yung... Kasi, kung ang pinadala mo sa aking ID ay yung ikaw ay halimbawa ay driver's license, ay sigurado. Hindi ko na kailangan ng ano mo. Kung pinadala mo sa aking ano ay yung ID ng kumpanya ninyo, eh sigurado nasa tamang edad ka na. Eh pinadala mo sa akin, elementary ka. Eh di mapapagdudahan kita na wala ka pang 18. Ganun lang yun. Nagsisigurado ako. Kaya pagdating ng Biyernes at nawala ka sa group, alam mo na. Nagsisigurado lang ako. Kinakailangan malalaman ko sa kaya, bakit? Malalaman ko sa ID na papadala ninyo kung kayo nasa tamang edad na. Oh, kung company ID yan, ID, tatanggap ba naman ang biluitin ng company? Okay? Ganun lang yon, Mr. Tong. Hindi po pwede yung papadala ka ng ID, elementary. Oh, anong isipin ng mga member sa iyo? Anong isipin namin sa iyo? Elementary ID pinadala mo? Kahit ka pag-graduate, saglit lang ha. Okay. So, dapat sigurado tayo na tayo sumusunod sa ating alituntunin. Wala naman akong iningi na alituntunin sa inyo. Hindi ako namimili. Basta may ID kayo. Sisiguraduhin ko na sa tamang edad ang aking mga member. Baka tayo tanggalin dito ni YouTube at saka ni Facebook. Okay, yung mga member ko dyan, pakishare na lang sa Facebook itong ating live chat. Nakalimutan ko i-share. Kaya konti na gano'n. Pakishare sa ating Facebook. Hindi ko na i-share ito sa Facebook. Okay, mga member, pakishare sa Facebook itong ating live chat. Itong ating ano,
Nakalimutan kong i-share sa Facebook. Bander Magnifico coach sa tanga, okay. Bander Magnifico, kung makikita mo naman doon sa Firearms Instructor Group, kung nando doon ka na, kung wala pa ay hindi ko pa natatanggap yung iyong Okay, Marlon Del Pilar. Nandito si Marlon Del Pilar. Sign natin yung kanyang message. Marlon Dilper, watching from San Mateo Rizal. Gandang gabi po. Shout out kay Marlon Del Pilar. Bon. Kapilido pa ito ng ating bayani. Yung mga member natin ng mga FW. Sumasaludo ako sa mga kapwa ko FW na masisipag. Mayroon tayong mga followers sa Amerika, meron din sa UK, meron sa Emirat. Bander Magnifico, tingnan mo yung Firearms Instructor kung nandun ka. Firearms Instructor na sa Messenger. Marami-rami na rin yung mga member, hindi ko na matandaan kung ilan na. Alex Stanley Hamurol, sir, pwede sir malaman kung paano magbarina ng magazine cuts at ng hand top at anong sukat ng barina at hand. Ay, tama na, maganda itong tanong ni ano. Pwede malaman kung anong barina ng magazine cuts at ng hand top at anong sukat ng barina at ng hand para extension ng magazine cuts sa 1911 pistol. So, maganda yung tanong mo, Alex Stanley Hamurol. Gagawa ko ng video niyan, pero hindi ko pwedeng ipakita yan sa YouTube. Bawal yan sa YouTube. Pero alang-alang sa iyong request, Mr. Stanley, sa Friday, susubukan kong gawin yan dito sa pagkatapos ng live ko sa ating group chat. Papakita ko sa inyo kung paano ang pagbubutas niyan at paggawa ng extension. So, maganda yan. Ay, pasensya dun sa ano. Pasensya. Actually, gumawa naman ako ng video na natatanda na yung paano mag-thread.
gamit ang hantap. Yun. Actually, itong lesson natin na ito, ito ang kinakailangan ninyo para makagawa nung tanong ni Mr. Stanley. Ito magagamit ito. At yun ang sinasabi ko eh. Kaya ko itinuturo to eh. Kung marunong na kayong gumamit nito, eh, at napanood ninyo yung paano ang pagtitread gamit ang hantap, ayun na, mismo, yun na mismo ang kailangan ninyo. At kung paano gumawa ng extension, yun na mismo, ito na. Di ba, tinuro ko na sa inyo kung paano magturno dito. Magiging creative lang kayo. Makakapagturo na kayo dito ng extension, maliit na materialis lang gagamitin ninyo, gagawa kayo. Kasi sa YouTube nga, hindi tayo papayagan na mag-modify. Hindi tayo papayagan dito sa YouTube. Kaya ang tinuturo ko lang sa inyo dito, paggamit ng machine at kung paano gawin. Okay, tinuro ko na pagtuturno dito. Okay, tinuro ko na ang tamang pagbabarina kanina lang. Ha? Kung paano nyo masisintro. Tinuro ko na ang pagtitread. Yun na, magagamit na ninyo. Ngayon, ang gusto naman ni Mr. Stanley, talagang pagagawa nun. Okay, susubukan natin gumawa nun, pero hindi dito sa YouTube ha. Sa Facebook siguro. Para naman yung, nakakaawa naman yung iba na gusto rin matuto nun. Sa Facebook ko siguro i-upload. Okay, sa Facebook o di kaya at saka dito sa ating group. Gagawa tayo niyan. Sana maalala ko yan. Ang kaso nga lang, minsan nakalimutan ko at madami akong trabaho. Pero maganda yan. Gagawa tayo ng extension ng magazine release. Okay? At yan ay para sa mga, kasi ayaw ko rin naman biguin yung mga shooter natin eh. Baka naman sabihin naman ni Mr. Stanley, ang tinuturuan mo lang naman ay mga gunsmith, paano naman kami mga shooter? Alam ko shooter ka rin. Kaya gusto mo siguro malagay ng extension yung ano mo. Okay, ang tinatanong lang naman ni Mr. Stanley yung pagbabarina eh. Kung maaga pa lang gagawin ko, meron naman ako dito noon eh. Okay. Sa Friday, gagawin ko. O, pag ako sinipagan, baka bukas na nga eh. Pag ako hindi busy bukas. Hindi ko makalimutan yan. Makakasa ka, Mr. Stanley. Ikaw, request mo yan eh. Malakas ka sa akin. Bers Lumupog. Kumusta, Sir Elmer? Patin dance ako. Nahuli ako. Okay. Huli man daw at magaling, huli ka pa rin. May replay na. Mapapanood pa naman yan sa replay. Excuse me. Itong problema ko, pag masyadong madaldal, ay kalalamunan. Wala pa akong COVID. So, ano pa? May mga tanong pa. Marami tayong tanong ngayon. So, paki-share naman ngayon sa Facebook para naman yung iba nating mga kababayan diyan eh makahabol sa atin. Paki-share naman mga member sa Facebook. Busy na ako dito sa pagbabasa ng inyong mga messages. Okay, Alex Tali. Gagawin ako, sir, natanggap driver license. Bers Lumupog, alam na ano ko na siguro ikaw, nakasali ka na sa live sa ano natin, class natin. Mervin Santiago, sir, present. Okay, shout out sa kayo, Mr. Mervin Santiago.
Okay. Okay, tahin, thank you yung birth certificate, Mr. Jutong. Pero sana hanggang Friday, ha? Rualdo po si Coach, turuan natin gumawa ng sumpit. Yan, sumpit, para tayo mga nalala ko tuloy na ako'y bata pa. Hindi pa akong marunong gumawa ng baril sumpit. Bata pa ako, gumagawa ako ng baril dahil may machine shop kami. Lagi akong pinapapagalitan ng tatay ko. Okay. Wonder Magnifico. Coach, hindi nyo pa ako na sin. Baka nasa message request nyo pa. Ay, siguraduhin ninyong ano, ha? Yung mga request ninyo, friend request ninyo dun sa aking Facebook account o sa Messenger account. Baka sa ibang Messenger account kayo nag-send, nag-request. Kaya hindi ko kayo nakikita. Kasi parang yung iba hindi ko nakikita doon sa aking ano. Tingnan ninyo mabuti kung saan kayo nagsisend ng ano, request. Bander Magnifico. Baka hindi ko, baka sa ibang ano. Bers Lumupog. Kung ikaw ay nakapagsin na ng ID, sigurado ko nasa ano ka. Nasa, nandiyan ka na sa ating group chat. Pero, baka iba rin ang napagpadala na sindan mo ng iyong ID picture. Marvin Santiago, present. Alex Stanley, salamat. Sir Elmer, pahabol, huwag kalimutang, ano na yan, asan na yan, may sinasabi si Mr. Stanley. Hirap naman itong aking iPad, nawawala yung mga message. Huwag kalimutan ang tamang size ng barina at ng hand tap. Salamat, Coach Sir Elmer. Okay, meron ako niyan. 3 millimeter yan. Sigurado ko sa'yo, 3 millimeter na hand tap. Pero sisiguraduhin ko sa iyo, magbubutas tayo sa sunod na live chat natin. Sa live chat ko papakita yan. Okay. Baka bukas. Pag ako yung busy bukas, ha? Bantayan mo pa ako yung nag-live bukas. Yan ang gagawin ko. Okay, isisingit ko yan. Okay. Okay, kung wala na kayong tanong, paki-share ito sa ating ano, ha. Paki-share naman mga follower ko. Paki-share naman sa Facebook para naman yung dumami lalo ang ating mga follower. At alam ko mas marami pang gustong matuto diyan ng gas meeting at pag-shooting. Inulit ko yung pagtuturo ko ng shooting. Ay base ito sa aking malaking karanasan sa pag-experience na ng pagtuturo. At sisiguraduhin ko sa inyo, ang pag-aaral lang ako pag ako'y nagturo ng shooting, hindi ako magasto sa bala. Kahit ka paputok ng putok, kung ang sinusunod mong procedure ay mali, mabagal kang umusad. Pero kung ikaw ay bugbog ka sa exercises, parang ano yan, eh, parang lumabag ka sa boxing, eh. O magaling ka nga, eh wala ka namang tamang training. Pagdating mo sa ring, eh baka talo ka nung malakas ang resistensya o di kaya yung maraming alam na technique. So lahat ng mga technique, tuturo ko sa inyo yan. Sa practical shooting, ang 1 second ay napaka-importante. Sapagkat yan ay i-divide sa inyong score. Ang 1 second.
mahati ang inyong, madidivide ang inyong score. So, score divided by time lagi yan. Kinakailangan yung time ninyo kung paano kayo magiging mabilis. Importante ang acquisition ng multiple target. Movement. Okay? Yung draw and fire. Okay? Point shooting. Mga apaka-importante yan. Okay, may mga tanong na pumasok. Tingnan natin. Mark Kisora, maraming salamat coach sa mga turo mo. Okay, marami pa yan. Kaya mong kilala. Hindi tayo maubusan. Isang dump truck yung dala ko dito sa Kuwait. Yung ambush ko, bilid na sa akin. Sabi ko sa kanya, 50% pa lang sir yung nakikita mo sa akin. Diba sa pagyayabang? Hindi ko lahat nilalabas. Baka tayo, ano eh, magtitira tayo ng ano, magtitira tayo ng pang-uwi. Berthel B. Pili ang name ko sa Facebook. Okay. Sisiguraduhin ninyo na sasabihin ninyo kung ano, alimbawa, nagpadala kayo ng ID. Nagpadala kayo ng ID. Iba naman ang pangalan ng Facebook nyo. Ay, hindi ko talaga makikita yun. Sapagkat, pag nakita ko yung ID ninyo, kung ano yung pangalan dun, yun ang isi-search ko. Isi-search ko yun. Sasabihin ninyo ngayon, halimbawa, iba ang pangalan ninyo sa ID ninyo kaysa doon sa account ninyo. Sir, ang account ko po sa Facebook o sa Messenger ay kung ano man. Kasi, nagpadala kayo ng ID, natural, isi-search ko ngayon yun para ko kayo may add. Ay, iba pala ang pangalan ninyo doon. Ay, siya. Hindi tayo magkakaintindihan yan. So, mabuti na napalaala nasabi mo Bers Lumupog. Ay, mag-message ka ulit sa akin ha. Mag-message ka ulit sa akin sa Messenger. Baka hindi ko makita-kita yung ano account. Ibang pangalan mo sa ID mo, ibang account mo. So, sasabihin ninyo. Para masiguradong ma-add ko kayo. So, tayo ay mahigit na palang isang oras ang nakaraan. So, palagi ko tayo ay magpapaalam na muna. At ako ay nagpapasalamat sa lahat ng mga follower ko at sa lahat ng mga nanood ng aking YouTube channel. Ang akin lang request ninyo, huwag ninyo skip yung ating ads. Kapagat dyan tayo makakapira. Sa ngayon ay meron na tayong konti pa. Para, lagi ko sinasabi, pag tayo ay umuwi, may magagamit tayong budget para mapuntahan ko kayo sa inyo yung probinsya. Magkakandak tayo ng mobile school. Halimbawa, isang linggo sa isang lugar, meron ako diyang estudyante na say na 20. Minimum na 20 estudyante diyan sa isang lugar, pupuntahan ko kayo. At sisiguraduhin ko sa inyo, kahit yung pagre-review, matututunan ninyo, napakalaking bagay yan. Okay? At marami kayo matututunan pa. Para basta huwag ninyo kalimutan na ako ay inyong pabarikin. Mga taga Batangas, mahilig sa barik yan. Tignan natin pa yung iba nating mga nagpahabol bago tayo magpaalam ng tuluyan. Ayun, kinakailangan may profile pic yung inyong ano. Kinakailangan, meron nga akong ano. Kasi, pag wala kayong profile pic, meron minsan dalawa kayo.
na walang proof, paano ko kayo malalaman na kayo yun? Baka iba ang ma-add ko. Pareho ang pangalan, parehong-pareho. So dapat, lagyan ninyo ng profile pic yung inyong ano account. Para malalaman ko na kayo yun. Minsan, pag-click ko ng pangalan na yun, tatlo. Parehong walang profile pic. Hindi ko ina-add. Sorry. Hindi ko alam kung baka ibang ma-add ko eh. Magalit pa sa akin. Bakit mo ko ina-add? Sino ka? Oh. Kinakailangan yung inyong profile ay may picture para malalaman ko na kayo yung i-add ko. Mahirap naman akong mag-add ng walang profile picture. Oh, baka aswang yung aking pa. Sorry. Joke. Yung aking may add, hindi naman pala kayo yun. Oh, edi eh. Magalit pa sa akin yun. Kinakailangan may profile picture yung inyong account para pag makikita ko dun. Okay. Sa message pa lang ninyo, pag inano ko na, oh, ito na yun. Lalabas yung inyong profile picture. Okay. Bander Magnifico, yung lagyan mo ng profile pic para maintindihan ko kung ikaw ba talaga yung aking i-add. So, hanggang dito na lamang. Hangad ko ang ating kaligtasan. Laging mag-ingat. Mga mahilig sa baril, huwag kalilimutan ang 4 cardinal rules in gun safety. At kung tayo ay nasa workshop, laging gumamit ng safety protection, sa lalo tigit sa ating mga mata. So, ito ang inyong Pinoy Gasmit. Muling magpapaalam muna saglit. Magkikita ulit tayo sa mga darating pang pagkataon. Dito ang delikado rin pong sumpit, maestro. May sumpit pa nalalaman si Ditong. Okay. Papaalam na tayo. Bye-bye sa inyo lahat. God bless.